Thank you.
Christ ka. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos sa dakilang Ama, muli sa gabing ito at sa dakong ito, pinupuri ka namin, nilulualapit, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Lobin mo nawa na sa dakilang pangalan ni Jesus, ang banal mong likod, kami ay muling samahan. Muli niyo pong iyon at mapagpala at mapag-imbalang kamay at abutin ang lahat ng nalailangan. Ang may makaramdaman ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. Ang mapinanghinaan muling palakasin sa pangalan ni Jesus. Muli niyo pong pagpalain ang impapawid at ang mabuting balita ang ating iyatin ay pagpalain upang tatanggap doon ay tumanggap ng biyaya sa ngala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Chapter 4, verses 17 to 32. Ephesians 4, 17 to 32. So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God, because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality, so as to indulge in every kind of impurity with the continual lust for more.
You, however, did not come to know Christ that way. Surely, you heard of Him and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Purihin ang Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahiyan kaunti man. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Kristo Jesus. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang yung dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita ay sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng Kanyang katwiran at kabanalan. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa Kanyang kapatid sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkataon ang diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. At huwag ninyong dulutan ng bigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita buhat sa ating Panginoong Diyos. Blessed be the name, blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord.
Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. Bago tayo magpatuloy, meron kong ilang mahagang bagay na babahagi sa inyo. Hindi lingid sa inyong kaalaman, dinadawit na naman tayo sa mga gawa ng kadiliman. Iniwasan ko na nga ang makiugnay sa mga periodista, subalit pilitang tayo ay dinadawit sa mga usap-usapang walang katotohanan. So ako po ay nagpalabas ng isang official statement at ito'y maaari matunghayan nyo sa dyaryo. At kung ito man ay itago nila at huwag ilabas, ito po ang laman nito upang hindi binabaloktot ng mga masamang loob o may masamang hangaring sirayan ang gawain ito upang malaman ng lahat. Ito po ay pinamagatang kong "This truth will set us free." Once again, the sacred name of El Shaddai is being dragged into political controversy by people whose aim is to mislead the El Shaddai followers nationwide to serve whatever interest they are trying to promote. At this point, we would like to inform the public that the El Shaddai charismatic movement never got involved in any power struggle in the past and will never ever get involved in any such activity now and in the future. Puri natin Panginoon. Our mission is to spread the good news of salvation, which to our mind is the only way to bring about change in the hearts of men that will turn evil into good, darkness into light, and chaos into order. This is what our country needs, particularly at this time. We are therefore appealing to all concerned to give our people a chance to survive the present troubled times by joining us in prayer. Let us pray for our leaders in government, in business, and in the church to work together hand in hand to make our country overcome these terrible times. Let it be known that the El Shaddai movement has always stood behind the governing authorities of both the church and the government, as it has done so in the past and in the present, and more so in the future. For this is what the Holy Scripture says: everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Romans chapter 10 verse 1. We hope and pray that every peace-loving and God-fearing man and woman today will set aside personal differences and join hands together to help uplift the plight of every Filipino, regardless of creed in political orientation. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tatagalogin ko para maunawaan ng lahat na nakikinig. Muli na namang idinadawit ang pangalan ni El Shaddai sa kilusang ang layunin daw ay ibagsak ang pamahalaan. Ibig kong ipaalam sa lahat, kasapit o hindi mang kasapit, ng himpilang ito sa lahat nakikinig ng DWXI, ng El Shaddai Charismatic Movement ay hindi po ito na involved sa anumang power struggle o pag-aagaw ng pwesto, sapagkat hindi yan ang aming tungkulin at layunin. Hindi noon, hindi ngayon, hindi magpakailanman. Ang panawagan sa atin ng Panginoon ay ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, sapagkat ito lamang ang paraan at kapangyarihan na maaaring magbago ng puso ng tao. Sapagkat hindi dapat baguhin sa pamagitan ng pagpalit-palit ng mga namumuno, at hindi mababago iyan ang ating kapaligiran, malibang ang puso ng bawat Pilipino ay pabago sa kapangyarihan ng Diyos at ng salita ng Diyos.
Ang gawain ito lamang na paghahayag ng mabuting balita ang magbabago ng kadiliman upang yung mga nasa dilim ay mapunta sa liwanag. Yung masasama ay maging mabuti at maayos. At ang kaguluhan ay mapalitan ng kapayapaan. Ito ang kailangan nating bansa ngayon, pagkakaisa upang magkaroon ng kapayapaan at kaayusan ang ating paligid at ang ating pinakamimithing makaahon sa kahirapan ay mapa sa atin. Kaya ipinaalam po namin sa lahat na kinaukulan na gawain ito mula sa simula pa ng itatag ito ay laging nasa likod ng pamahalaang umiiral at ng mga namumuno ng iglesia. Sapagkat yan po ang iniutos ng Panginoon ayon sa Biblia. Pasakop kayo sa may mga kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihang namamayani na hindi tinatag ng Diyos. Magustuhan nyo man kung sino ang namumuno, hindi, ang utos ng Diyos ay pasakop kayo sa kanila. Ipanalangin natin sila magtagumpay sapagkat ang tagumpay nila ay tagumpay ng buong bayan. So, wag ho kayong maniniwala sa mga usap-usapan. Ang inyong punong lingkod ay nakikisangkot sa kung anumang kilusan na pangsarili. Hindi tayo sasangkot dyan. Kung maaari lang, alisigan mo politiko, paalis natin. So, tinatawagan din natin ang mga politiko at may ibig manungkulan. Maghintay po kayo sa 2004. Sapagkat iyan po ang nasasaad sa ating saligang batas. Amen. Bigyan natin pagkakataon ng kasalukuyang pamahalaan na magtagumpay sapagkat ang tagumpay nila ay tagumpay natin lahat. Amen ba? So, balita na mayroon naman daw hihikayatin dyan sa EDSA. Tama ng EDSA'ng yan. Amen. Ang El Shaddai ay wala sa EDSA. Nasa harapan ni Yahweh El Shaddai. Sa One Mermaid Amor Solo, sa PICC, o Dili kaya sa Lunita. Amen ba? At bago tayo magpatuloy ang ating lingguhang family appointment with El Shaddai ngayon Sabado, January. Anong January Sabado? 12. I don't muli natin sasagawa sa CCPPICC Grounds, Ross Boulevard, Pasay City. Magdala tayo ng 3 pirasong kandila muli. At kayong mga hindi dumadala na matagal, pwede ba lumabas na kayo ng bahay ngayong araw ng Sabado? Pakita natin sa ating bayan na mayroong bayan ng El Shaddai. Amen. Bayan ng katotohanan, bayan ng kapayapaan, bayan ng kayusan, bayan tumutulong sa pagpapaunlad ng ating bayan. Amen. Magdala rin tayo ng 3 prayer request. At isama natin sa ating prayer request na mga nagtatanggang umagaw ng kapangyarihan ng pamahalaan ay hindi magtagumpay. Magdala rin tayo ng 3 sandwiches, baka tayo gutumin. Ha? Sapagkat sa araw na yan ay muli nating papatungan ng kamay, kayo magpapatong ng kamay ang ating mga hinirang na lingkod upang makatulong sa pagbabahagi ng mabuting balita ang ating mga disciple preachers na pinagkalooban po ngayon sa loob ng isang linggo ng bagong sigla, bagong lakas, amen, bagong sipag. Masipag na ba kayo? Okay, titingnan natin kung masipag yung mga yan ngayong Sabado. 3 boting joyful water. At simula ngayong Sabado upang pakita sa inyong kasipakan ng itong ating mga bagong lingkod na ito na muling sinanay ng Panginoon, sila po ngayon ang magbibinta ng joyful water. Ah. Sapagkat pansamantalang sarado ang ating kooperatiba at sapagkat sinusuri ko ng maigi yan kung hindi pagpapatuloy o hindi. So sila po magbibinta ng joyful water at makikita nyo mas mababa ang presyo nila kaysa doon dating mga nagbibinta. Amen? So ang genuine na joyful water na doon ninyo mabibili sa kaliwang side at kanang side ng stage kung saan kayo bumili ng parol noong nakaraang Pasko
At ang magbibinta dyan ay ating magandang gospel choir, ang ating magwapong disciple preachers. Amen. At ito po ang halaga ng joyful water. Yung maliit na buti, 320 ml, 6 pesos lamang. Iyan ay binibinta yata ng 8 noon. Yun namang 500 ml, yung malaki-laki, 750 lang. Yao namang malaki na isang litro na dati binibinta yata ng magkano ito? 12? 1175? Oo, 11 na lang. Payag ba kayo? Sinong bibili ng joyful water? Yeah. Bili kayo, tigatlo sa pagpapanalangin ko yan sa Sabado, ng tubig na yan ay maging tubig ng mga himala. Purihin natin Panginoon. Purihin ang Diyos. At ngayong buwan ng January, di mo nalalabas ng mga nayon-nayon, bayan-bayan ang iyong punong lingkod. Kaya ang gawin natin tuwing araw na Martes at Webes ay dito muna sa 118 Amor Solo. Dito sa parking space. Ah, lahat na parking space dito, okupan natin muli. Tuwing araw ng Webes at Martes. At ang atin namang General Assembly Meeting ng El Shaddai Brothers Keeper Co-op ay isasagawin natin sa Cunitas Tulong sa January 24, araw ng Webes. Doon na rin ang ating gawain ng Webes. Lahat na share capital holder o member ng kooperatiba, kailangan dumala kayo sapagkat sasangguniin ko kayo sa isang mahalagang pasya. Inyong pagpapasya, susunod lang ko sa inyong pasya. Sasabihin ko sa inyo ang aking nakikita at hindi nyo nakikita. Magsisimula na muling humayo sa iba't ibang dako at iba't ibang chapter at prayer group simulang Lunes ang ating binagong mga disciple preachers. Amen. May bagong sigla at bagong lakas tulad ng walang pagod na pakpak ng agila. Amen. Kaya lang, yung nagkwento sa inyo ng agila dito kagabi ay suspended ng isang linggo. Sapagat hindi kumpleto ang kwento niya. Kaya't makipag-ugnay sa ating mga disciple elders ang lahat na chapter core groups tungkol sa bagong patakarang paiiralin. Meron po tayong pagbabago at malaking pagbabago sa kabubuti ng lahat na tinatawag ng Panginoon. Yaon lamang susunod at pasasakop ang maaring tumawag na anak ni El Shaddai. Sapagkat ang anak ng Diyos ay masunurin, hindi masuwayi. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Tutal, wala naman kayong upuan. Manatili na kayong upuan. Meron kayong upuan? Paano yung wala? Makiramay kayo sa wala. Kaya yung may upuan, umupo. Yung walang upuan. Nasa sa inyo yun, pwede rin kayong umupo. Pero pagkakalala, pag kayo nakiramay sa akin, nakatayo hanggang tapos tayo, higit ang pagpapala nyo. Amen. Praise God. Oh, question. Good evening po, Brother Mike. Good evening po sa lahat po ng mga kapatinan po natin dito po sa 118 ng Masoli Street, Legazpi Village, Makati City. Pumalakpak nga po yung mga pinagpala ni El Shaddai. Amen! Para po sa kalaman po ng lahat, mga brothers and sisters na nakikinig po sa DWXI, ay nandito po ang ating gawain. At dalangin po natin na lahat po tayo, lahat na nandito ay pinagpala, ganoon din po kayo dyan sa inyong mga radyo. Amen! At dadako po tayo ngayon sa mga magbibigay ng katanungan po sa ating punong lingkod. At ang una pong magtatanong, Brother Mike, ay nagmula po sa Tondo, Manila, Sister Alicia Espere. Papurihan po natin si Yahweh El Shaddai. Magandang gabi, Sister and Brother. Brother Mike, magandang gabi rin. Lalo na kay Yahweh El Shaddai. Brother Mike, ako yung humingi kapatawaran sa inyo nung January. Aha. For nung Webes. Oh, kumusta ka na? Mabutit maayos. Ibang iba ka sa iba. Purayin natin, Panginoon. Purayin ng Diyos. Father Mike,
Nung humingi ako ng kapatawaran sa iyo, talagang pinakinggan na po ni Lord, saka pinakinggan mo rin ako at pinatawad mo rin ako. Alam kong maluwag ng kalooban mo. Nakita ko, maluwag ng mukha mo rin. Father Mike, yung dala-dala kong karamdaman, pinagaling ako ni Lord, magaling na ako. Okay lang, Panginoon. At hindi na ako magkaroon ng salamin din. Dahil, nung nilapitan ko si Sister Leah Mercado, natutuwa pa nga kami dalawa noon dahil gagayahin ko yung salamin mo. Haleluya. Pero hindi natuloy. Eh, kasi hindi pwede gayahin yan. Dahil pinagaling na ako ni Lord. Amen. At saka yung sabi ko sa inyo po at galit ko sa ako brother husband, talagang hiningi ko kay Lord yun. Wala na. Tapos, mga 3 days, Sabado, tumawag ang asawa ko. Ang sabi niya, bigyan ako ng langis ni Isaday. Salamat, sabi ko. Purihin ang Panginoon. Talagang, mabuti ng Diyos. Amen. Talagang pinagpala ako, Brother Mike. Pati yung suot ko, Brother Mike. Pinagpala na yun. Pinagpala din ako dahil yung suot ko na yun, hindi yun, walang manggas yun, pinalitan ko. May manggas na ngayon. May manggas na, pinalitan ni Elsaday. Hallelujah. Dahil yun, 850 yun. Pero sabi ko, Hallelujah. Sabi ko, Lord, hindi ko inaangkin yun. Wag yung 850. Gusto ko, 350 lang. Binigay niya sa akin. 350 sa, lang? Sa prepare nga yung binigay niya sa akin. Ang galing nilang tumawad, kalahati. Talaga, kasi imported daw yun eh. Oo. Pero binigay ni Lord sa akin. Puro yan, sabi Panginoon. Ko, Lord, lahat sa kanya, siya ang kumilos eh. Okay, sabihin mo, sister. Kaya, sabihin mo. Kaya. Kayo mga sister. At brother. Na may galit. Kay Brother Mike. Lumapit na kayo. At humingi kayo ng tawad. Chak yun. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Katulad ko. Salamat, Lord. Salamat din, Brother Mike. Okay, salamat sa Panginoon. So, next. At nagmula naman po sa Manawag, Pangasinan, Sister Evelyn Peniliar. Papurihan po natin si Yahweh Shaddai. Magandang gabi po, Brother Mike, at sa'yo po, Yahweh Shaddai. Brother Mike, ako po yung nagtanong noong last October po yata na tungkol po sa aking biyanan at sa aking asawa. Na Oo nga. Dahil po sa pag-alaga ko sa aking biyanan, marami po akong pagsubok. At sa hanggang sa hinamon po ako ng aking asawa ng hiwalay. Pero nagtanong po ako sa'yo, pinayuhan mo po ako, ginawa ko po lahat ang ipinangon sa akin at praise the Lord. Answered prayer po ako. Ngayon po, ibang-iba na po ang aking asawa. Puro yan ang Panginoon. Pero ngayon po, Brother Mike, meron na naman po akong isang pagsubok na dinadala ngayon na ikaw lamang po ang gusto kong hinga ng payo. At kung ano man po ulit ang sasabihin mo sa akin, yun po ang susundin ko. Brother Mike, tungkol naman po ito sa akin, anak na pangalawa, lalaki po siya, 22 years old, na na-involved po sa isang babaeng may asawa. Brother Mike, hindi ko po alam ang gagawin ko kasi ito po ang pangalawa kong anak, ito po ang aking persecutor na number one dito sa gawain na ito. Kaya hindi ko po maintindihan ang ugali niya, pero sa kabila po nun, minamahal ko pa rin po siya at pinaglilingkuran bilang isang ina. Nag-aalala po sa kanya kung ano ang mangyari sa kanya dahil ang asawa po ng babae ay pulis sa Dagupan City. Uh-huh. Ngayon, nandito po silang pareho, dito po silang pareho nagtatrabaho. Sa katunayan, Brother Mike, umuwi po paminsan-minsan yung babae sa bahay namin dito sa Quezon City dahil magkakasama po kami ng aking mga anak dito sa Quezon City. Ngayon, Brother Mike, tuwing pangangaralan ko po ang aking anak, sinasagot po niya ako ng pabalagbag. Wala daw po akong pakialam. Wala daw po akong pakialam sa buhay niya kung ano man daw po ang gawin niya. Okay. Ngayon, Brother Mike, ako po yung nakukonsensya bilang isang ina kasi bata pa po yung anak ko, yung pong babae, medyo may edad sa kanya. Itatanong ko po sa inyo ngayon kung anong pa po ang dapat kong gawin dahil nung isang araw po, bigla pong naisipan ko dahil sa konsensya ko nga po na hindi ko po kayang dalihin ang ganong relasyon dahil alam ko pong yun ay mali at hindi kalugod-lugod sa Panginoon.
naisipan ko po na kung ako na po kaya mismo ang lumapit sa asawa ng babae at sabihin ko pong may relasyon sila ng aking anak, pero pag po niyang gagalawin ang anak ko, tama po ba yun, Brother Mike? Hindi tama. Hindi tama. Okay. Gusto mo yung tamang gawin? Amen. Okay. Una, ayon sa sinabi mo, ang sabi ng anak mo, huwag mo na siyang pakialaman. Amen. Okay? Okay, tungpin mo. Ngayong gabi, isama mo sa panalangin mo, ha? Isaulit mo siya sa Panginoon. Kanya yun, eh. Sabi mo sa kanya, Panginoon, di ko na po pakikialaman ang anak na pinagkatiwala mo sa akin. Ha? Ibabalik ko na sa iyo. Kayo na po ang bahala kung anong gusto niyang gawin. Kung gusto niyang balibaliin, bahala na po kayo. Basta Amen. Lang huwag mapunta sa impyerno. Amen. Pagkatapos, kalimutan mo nang mayroon kang anak na suwain. Amen. Okay? Yes, makikita mo. At kung nandito po kayo ng bihay ko sa inyo tungkol dun sa magkapatid na pinakikialaman yung damit, pagkatapos inialay niya sa Panginoon yung kanyang damit, pagkatapos nun din ang pinakialaman yung kanyang kapatid yung kanyang damit. Sapagat, yan ang pinakita sa akin sa Biblia na anumang bagay na di natin kaya, sabi sa unang Pedro, ipagkatiwala natin sa Diyos at siya ang bahalang aayos nyo. Amen! Marami pong salamat, okay, Brother Mike. Next. At mula po sa Pasay City, Brother Roy Orolan. Papurihan po natin si Yahweh Shere. Brother Mike, magandang gabi po. Kayo ang Yahweh Shere sa kapatiran natin ito. Brother Mike, ang itatanong ko lang po, kasi po ako po yung tinutukoy nung asawa kanyang umur sa ulog, group po. Ako po yun, si Roy po. Ngayon po, kasi po nung una, iumpisa ko na ako kasi yung anak ko nila, hindi gawang ko po na napalihim po. Pero nasa gawain na po rin sila, sa gawain na rin po ako. Ngayon po, ano po ang kasalanan ko po dahil hindi ko pinagtapat, dahil ayaw ng asawa ko. Sa ngayon, Brother Mike. May asawa ka na? Opo, Brother Mike. Tapos nanligaw ka ng iba? Isa lang po, Brother Mike. Bali, ang unang, kasi tinakotoo ako na nakasuwalo ako ng kidnapping po. Kung saan ako pumunta yung anak nila sa bahay namin, nung kinuha ko, isinuli ko naman ho. Pero wala pa ako nangyari sa amin. Ngayon, yung pangalawang alis, ganun na naman po. Dahil, kung ano-ano tinatakot ko sa amin, pumunta ulit ako sa bahay. Mm-hmm. Ipadala pa ako sila ng NBI sa trabaho ko. Sabi naman po ng mga kasamahan ko na huwag ko basta-basta na sasama sa kanila, pwede naman akong kausapin dun sa opisina po. Ngayon po, Brother Mike, dahil hindi ko na ako kaya yung nararamdaman ko, gusto ko po makapiling po ang pamilya po, Brother Mike. Ngayon po, may kasunduan po kami yung last December 22-23, sinundo po kami sa Bacoor. May kasunduan po kami. Ang sabi ko, Nay, papayag ko ako na iuwi ko muna yung mag-ina sa inyo. Pero payagan niyo po ako na makita ko po ang aking mag-ina. May karapatan ba ako, Brother Mike, na madala ko yung mag-ina ko po? Yung asawa sa anak mo? Kasal lang po kami sa WIS. Kasal kayo sa WIS. Pareha yun, basta kasal, kasal. Ha? Mag-WIS, magpare. Pero mas mainam yung kasal sa pare. Ha? May karapatan ka bilang ama ng anak mo, nadalawin ang anak mo at yung asawa mo. Bakit mo naman sinauli sa nanay niya yung asawa mo? Kasi po, sinusunod ko lang po ang yung utos ng asawa ko. Hindi ko pwede o mauna ho. Ilang taon ka na? 30 na ho. 30 na. Yung asawa mo ilang taon na? 30 niya pa nga ngayon eh. January 10. Mag 24 na po siya ngayon. 24. Teka muna. Sino na susunod sa inyong dalawa? Asawa mo o ikaw? Ako sana, ako ang masunod, kaya lang sinusunod ko na po yung asawa ko dahil ayaw niya na masaktan yung nanay niya. Kung baba na lang po ako, sunod na lang po ako, nasunod. Ganito yan eh, makinig kayo mga nanay ha. Kayo mga nanay, makinig kayo. Kayo mga tatay, makinig kayo. Di ba naririnig ang nasusulat? Iiwan ng lalaki ang kanyang ina at tatay at sasama doon sa babae. Ganun din, iiwan din ng babae na dalaga yung kanyang nanay tatay kapag sinag,
asawa na at sila naman kasama. Sa sandali na nakapag-asawa ang ating anak na may kapahintulutan sa magulang, wala na yan sa ilalim ng kapangyarihan ng magulang. Sila po ay independente na. Ang magagawa na lang magulang ay magbigay payo, tumulong kung humihingi ng tulong. Pero para bawiin yung anak niya na ipinakasal na sa iba, yung po ay hindi matuwid na gawain, nagwawasak ng pamilya yon at hindi yan kalooban ng Diyos. At ang lalaki naman na pinagkatiwalaan, lalo na sa wastong gulang na, pinaninindigan yung kanyang karapatan at tungkulin sa kanyang may bahay at sa kanyang mga anak, hindi pinapasayan sa magulang. Amen ba? Mahal ka ba ng asawa mo? Opo, Brother Mike. Mahal ko rin po siya, Brother Mike. Mahal ka rin niya. Isikap ko bumagit tapat sa asawa ko dahil po nasa Panginoon na ako. Tapat ka talaga sa kanya. Opo, Brother Mike. Sa lumang buhay. Kailan po pa sinauli ang misis mo? Ilang beses na po kasi yung kinuha eh. Nagpapakbaba na lang, Brother Mike. Ilang beses? Apat. Apat na beses. Sa uli, balik. Ha? Sa ngayon kasi, Brother Mike, bali, may natayo akong pera itong January sa kumpanya ko. Nawa, panalangin ko po na maibigay ng maaga ng Panginoon para magamit ko po sa pamilya ko. Kasi po, mahal ko naman po ang binang ko kahit hindi na po ako mahal. Ang sabi ko po, nung nandun ako sa Bacoona, kahit tuwin na lang muna lang ako katulong sa bahay, basta makasama ko po ang pamilya ko. Bakit? Kahit sa labas na lang po ako matulog. Bakit binawi ng biyanan mo? Kasi po, ang nangyari po noon, yung sabi, nag-aalpas siya, yung pangalawang alis niya, tumawag sa bahay, sabi ko, huwag ka muna aalis, hindi pa natin kaya. Kasi po, kung ano po narinig niya doon sa bahay nila. Doon kayo dati nakat sa bahay nila? Hindi o, bali doon sa amin. Sa inyo? Tapos nagtatago na rin o kami dahil natakot na ako, sinapa namin na kidnapping, kung ano na o, ano namin. Hindi ako kidnapping. Natatakot. Dahil alam ko na sa Panginoon ako, yung asawa ko natatakot. Kaya humiwalay muna sa iyo. Kaya, kung saan po kami tumira. So alam ng, kung ngayon, hinahabol ka pa ba bilang kidnapper? Medyo, ano nga, hindi na, Brother Mike. Pero tumuling ano, ang sabi, kapag hindi ako pumayag, marami umaantik sa akin. Pero, tatanungin kita, magsabi ka ng totoo, kidnapper ka nga ba? Hindi po, Brother Mike. O, hindi pala wakang dapat katakutan. Hindi ako natatakot, Brother Mike. Okay. Ang tanong mo sa akin ay kung maaari kang lumalaw. Humingi ko lang po tulong sa inyo na tanggapin na po nila ako kahit... Dumalaw ka na po sa kanila? Tumawag po ako muna sa asawa bago dadalaw. Sabi ng asawa ko, huwag muna dahil nakakaya sa kapitbahay. Pero sinunod ko na lang po ang ano ng asawa ko. Bakit sa kapitbahay? Hindi nakakaya rin may makakita na pupunta ako roon. Bakit makialam yung kapitbahay? Yeah, sabi ko nga, sabi sa kanya, ma, nasa iyo ang desisyon. Oo. Yun. Okay. Ano ngayon ang gusto mong sabihin ko sa iyo? Gusto ko mga Brother Mike na makasama ko po ang aking pamilya. Ay, wala sa akin eh. Okay. Napakasunduan po kami ng mother niya po. Okay. Nakikinig ba sila sa atin? Oo, nakikinig po eh sila. Nakikinig ba sila? Okay. Anong pangalan ni nanay? Sister Andrea po. Ha? Andrea. Sister Andrea. Yung Mrs. mo, anong pangalan? Sister Janet po. Sister? Janet. Oh, Janet. gusto ko na ako po kasi Brother Mike makalaya eh. Sakit po na lang. Malaya ka niya. Sabihin mo. Sabihin mo. Nakapit ka niya. Inay. Patawarin niyo na po ako. Patawarin niyo na po ako, Nay. Kung nakikita mo lang mukha ko ngayon. Sabihin mo. Nakikita niyo na po ngayon ang mukha ko. Talaga maawa kayo sa akin. Sige, sabihin mo. Talagang maawa kayo sa akin. Mahawa po kayo sa akin. Hindi mahawa, maawa. Maawa. Kasi siya na kayo, Brother Mike, pagpapabisaya po ako eh. Abisaya ka ba? Ilonggo? Dugay ka na sa Maynila, tungtong pagyapon.
Kasi po, Brother Mike, mapagmahal po ako sa nanay kasi po ako. At totoo yan, nakikita ko sa mata mo. Kasi po, ang bago ako pinanganak, nilabas muna po ako, namatay yung nanay ko. Kaya po ako nakaranas sa pagmamahal ng ina. Okay, mahal mo yung nanay. Kaya sabi po ako sa nanay. Kaya turuan kita. Magtataka kayo bakit ang ating nililigawan nanay, ano? Kasi kanya na puno ni. Niligawan ko yung nanay kaya hindi makahindi sa akin yung anak. Eh. Sige, sabi niyo, inay. Sabi mo. Nay. Bukas po, ha? Bukas po. Dadalawin ko kahit magsasama tayo ang buong pamilya. Sabi mo. Magsasama tayo buong pamilya. Nay, bukas po. Puputawad. Magsasama po tayo buong pamilya. Sa PICC. PICC, Nay. Sa araw ng Sabado. Sa araw ng Sababado. Magbabaon tayo. Magbabaon tayo, Nay. Ang tigatlong sandwiches. Tigatlong sandwiches. Tigatlong kandila. Tigatlong kandila. Tigatlong buting joyful water. Tigatlong buting joyful water. Upang ibo sa atin ni El Shaddai. Upang ibo sa atin ni El Shaddai. Ang kanyang biyaya. Kanyang biyaya. Alam ang sagot ni inay mo ngayon? Amen. Amen. O, purihin natin ang Panginoon. Walay na Diyos. O, next. Maraming salamat po. Wala ka na problema. Punta mo bukas, ha? Sabi mo, pinapupunta kita doon. Nagmula ako sa Pemba, Makati City, si Sir Estelita Lainesa. Papurihan po natin si Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po sa inyo mga brother and sister, sa Bilardes family, at sa lalo po kay Yahweh El Shaddai. Brother Mike, ang katanungan ko po, dahil ako po merong anak sa Taiwan, na magbi 15 years na po, once lang po kami nagkaroon ng communication, nung pinapray over ko sa iyo, Brother Mike, ang picture niya. Ngayon po, tumawa, sumulat siya po, Brother Mike, nung February 2001. At ngayon po, continuous na ang tawag niya. At ngayon po, Brother Mike, parating po siya sa 15, sa Tuesday po. Oh. Ngayon po, nung mga years na dandanang wala po kami communication, nakipag-covenant po ako kay Yahweh El Shaddai, na pauwiin lang niyang anak ko, Brother Mike. Ihaharap ko sa kanya lahat ang anak ko. Pero Brother Mike, hindi ko po matutupad yun. Bakit? Kasi po, yung isa ko pong anak ay nasa Saudi, at yung isa naman po ay seaman. Mm-hmm. Ano po ang dapat kong gawin para makupulpil ko po ang pangako sa kanya? So darating siya sa Martes? Yes po, Brother Mike. Yung nasa Mike. Saudi at seaman, hindi darating? Yes po. Wala silang planong umuwi? By February po yung seaman, and then yung sa Saudi naman po, I think 1904. Oh, hindi problema yan. Hindi problema yan. Una sa lahat, dapat magpasalamat ka na sapagkat yung nawawala 15 years. Yes, sa panalangin natin, tumawag at ngayon ay uuwi na sa'yo. Opo. Diba? Okay. So wala pa yung dalawang anak mong iharap. Opo. May retrato ba yung dalawang anak mo? Meron po. O, yun ang iharap mo. Pagkating na. O, yun mo nang iharap mo. Diba? Ah, ganyan na. Ano, maraming paraan lang Diyos eh. Pati sabi mo, anak, yan ang kapatid mo. Sima nasa Saudi. Ay, Siman, nasa dagat. Ito naman isang kapatid ko nasa Saudi. Diba? Opo. O, uwi siya ng Pebrero. Kung maghihintay-hintay ka, magkikita-kita tayong lahat. At pag dumating silang lahat, at tiyak darating ito silang lahat. Ha? Ilan ba anak mo? 11 po. 11? Hallelujah, kore ng Panginoon. Okay. Pag nagkita-kita sila, dalhin mo silang lahat ito 11, ha? Yes po. Kasunduan yan, ha? Yes po. Pakikita natin sa ating mga kapatid ng ating Diyos ay hindi sinungaling. Brother Mike, yes po. Amen? Brother Mike, isa po po. Mm. Kasi po, itong second to the last po na tawag niya sa akin, nagsabi po siya, Brother Mike, na huwag daw kami umasa na buhay siyang iuwi o baka taol ang salubungin namin sa naiyak po, Brother Mike. Nagsasalita siya ng tawagan ka? Opo, kasi po Brother Mike, hawak po siya ng mga pulis ng Taiwanese. Ay, hindi problema yun. Ngayon po kami po nga po nagpadala ng 50,000 para lang makauwi. Siya makauwi. Opo, oh. Brother Mike. Oh. Kaya please naman, tulungan mo ka pagdasal natin, Brother Mike. Kaya talaga. Ano ba? Kinakita na siya ng Panginoon, nawawalan tayo manalangin. Biglang tumawag, ngayon uuwi, di ba? Huwag kang maniwalang uuwi siyang patay. Uuwi siyang buhay, malaya. Thank you po, Lord. Thank you. Amen. Thank you, oh, sige. Oh, last. Inanag muna po sa Binondo, Manila, si Sir Denia Bolivar. Papurihan po natin si Yahweh.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lapit-lapit mo, microphone mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. O, sagot kayo. Brother Mike, meron po ako itatanong sa inyo tungkol po sa paggamit ng aking pangalan sa marriage contract. Pamangkin ko po siya sa third cousin. Hindi ko po alam yon na magiging original kasi sumulat po siya sa akin na gagamitin lang daw niya yung pangalan sa akin, yung pangalan ko sa ano na fake marriage daw yun. Pero nung after 15 years na tuklasan ko na original pala na pasok sa ano sa NSO. Ngayon ho nung matuklasan ko yun, sinulatan ko siya, hindi ho siya sumagot. Pagkatapos nung hindi siya sumagot, na-report ko siya sa ano sa DPA, tapos napunta pa ako sa US Embassy para magtanong. Pero kailangan daw yung abogado na magrereklamo daw tungkol doon sa ano. Asan siya? Nasa Amerika? Nasa Amerika ho. Doon siya nagpakasal? Nagpakasal na ho siya doon sa pangalang asawa, sa asawa niya. Ang pangalang ginamit, pangalan mo? Dito ho kanina. Dito ho. May asawa siya dito, pero ang pangalang ginamit niya, pangalan mo? Hindi ho. Nung unang, kasi ho, ginamit lang ho niya nung paalis siya noon na gagamitin lang niya. Kasi 3 times ho siyang na-deny sa US Embassy. Teka. May asawa siya rito? Wala ho, nung umalis siya. Wala siyang asawa, umalis? Oo. Andalan niyang pangalan? Pangalan mo? Pangalan ko ho. So, ang nasa passport na yung pangalan mo? Hindi ho. Yung, bago ho siya. Teka, binamin natin eh. Ang sabi mo, ginamit yung pangalan mo sa pagpapakasal. Aha. Kanino nagpakasal? Sa akin ho, nagpakasal siya. Kasi lalaki ho siya, narsing siya. Hallelujah. Kapatid mo, nagpakasal sa'yo. Pamangkin ko ho sa third cousin. Pamangkin mo siya. Aha. Lalaki siya. Opo. Pagkatapos, nagpakasal sa'yo. Aha. Pangalan mo. Oo. Ginamit lang ho niya yung, actually ginamit lang ho niya yung pangalan ko sa ano, sa marriage contract na. Marriage contract? Saan? Fake daw ho yun. Ang paalam lang ho niya sa akin. Saan lugar kinasal naman yung fake sa yun? Sa probinsya ho namin, sa Caligo. Anong klaseng kasal? Sa simbahan? Sa hoods? Mayor ho ang nagkasal eh. Sa mayor? Oo. Paano na magkasal yung mayor na wala ka doon? Ayun na nga ho ang... Nang ikasal, nang gamitin ang pangalan mo sa kasal-kasalan. Sa kasal-kasalan. Kasal-kasalan ang tawag yan eh. Uh-huh. May asawa ka na noon? Wala ho. Wala pa ngayon. Hindi na ako nakapag-asawa dahil doon. Dahil doon, hindi ka nakapag-asawa. Ano? Hallelujah. Dahil malaking kasalanan ang kapalang pampapinsan mong ito. Ano? Now, ganito yun. Pwedeng pawalang visa mo yun. Ha? Abogado ang kailangan mo dyan. Para yan ay petition na pawalang visa yung trawansay sa yung marriage contract na yun sapagkat walang katotohanan yun. Yan ang hindi sa US Embassy kailangan mo niyan. Dito sa Aklan. Kung saan niya ginamit yung kasal-kasalan na yun. Ngayon ho, binabayaran ho niya ako ng 100,000. Dahil doon sa paggamit daw niya ng ano ng pangalan mo. Pangalan ko dahil hindi ho siya nakarating doon kundi dahil doon sa okay. Sa pangalan ko. Oh, maliban no sa $100,000. Hindi nga ho eh. Hindi piso lang. Oh. Piso lang ho eh. Sabi ko piso lang. Ang liit naman kamo niya. Hindi na nga kamo ko nakapag-asawa dahil diyan. Iwanan na ako ng boyfriend ko dahil doon. Oh, naiwanan na. Hallelujah. Oh. Huwag kang mag-alala. Papanalangin ko magkaroon pang bago. Amen?
Okay. Ganito, tanggapin mo na yung alok niya. Sabi mo, dagdagan, ha? Sabi ni Brother Macambo, dagdagan mo. Hindi, hindi biro yan. Pagkatapos, paggawin mo siya ng affidavit. Ha? Affidavit. Doon, nagsasalaysay na hindi totoo yung kasal na yon sapagkat kayo ay siya ay pamangkin mo sa pinsan. Amen? Apo. At siya ay may ibang asawa. Aha. Kailangan yun. Pari affidavit na yun ay dalhin mo dun sa aklan. Ha? At kumakalang sa abogado, nagagawa din ng petition for annulment of that marriage. Yun ang kailangan gawin yan. Eh, okay? Sino po magbabayad ng anak? Magbabayad ng annulment of marriage. Eh, alam ka naman kung bayad doon. Natural siya. Oo. Oo. Ah, dagdagan mo yun ang pambayad ka mo sa annulment. Ha? Apo. May kaya naman ngayon magbigay eh. 100,000, $2,000 na. O kasi almost 21 years na mo siya. Dapat yan, dapat yan eh, dapat yan bawat taon 100,000. Ang tawag dyan eh, ano tawag dyan noon? Ha? Danyos per wisyo. Ha? O kasi pauwi naman din, umuwi din ho siya dito, tapos hindi man lang ho siya nagsabi sa akin ang totoo. Ayun. Anyway, so nag-alok na siya na bigay sa iyo, di ba? Okay, so, bayag, pagawin mo siya na. Yung ano lang ho, yung abogado lang ho, hindi naman sa... Saan siya sa Amerika? Sa New Jersey ho. New Jersey. Oo. Ayaw naman ho niyang humarap sa akin. Kasi yung pinaharap niya kasi may kasalanan eh. Anyway, may communication kayo, so madali na. Sige, sabi mo sa kanya, gawa niya pinabit, parang pa walang visa yun. Tapos magbayad sa nandanyos at bayad sa abogado. Hindi masama yun. Natural lang yun, ha? Diba? Okay? Apo. Sige. At samama ko na lang, inatsak yun, dudublihin yung 100,000 yun. Amen. 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 Sige. Puri natin, Panginoon. Okay? Salamat po. Tayo tayong lahat at tayo magpuri sa Panginoon. Puri ng alam niya.
Sigaw niyo, bagong buhay. Bagong buhay. Kayo ba ay mayroon ng bagong buhay? Amen. Bagong buhay na kaugnay kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Alam niyo ba ang palatandaan ng isang bagong buhay na kaugnay sa Panginoong Jesus? May palatandaan yan. Kaya alamin natin ngayon ang palatandaan ng buhay na kaugnay sa Panginoong Jesus. At ito ang kailangan natin ngayon. Kapag wala sa atin si Kristo, hindi tayo mare magtaglay ng bagong buhay na galing sa Kanya. So meron pa akong tinandaang ilang bagay dito sa ating tinunghayan na tinuturing kong palatandaan ng mga taong nakipag-isa sa Panginoon at Kanyang binago. Diba sinasabi sa Kalong Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Amen. In other words, pag sinabing bago, mayroon luma. Amen. So, pakikita natin ngayon ang pagkaiba ng luma at ng bago. Rika, dito sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at ginigit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. So ang lumang buhay ay walang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Kaya ang isang palatandaan ng taong totoong nakipag-isa kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas ay hindi na matigas ang ulo. Narinig yun? Hindi na matigas ang ulo. Hindi na siya nangungat, nangangutwira ng mga walang kabuluhan. Noong una, kung ano-anong katwiran ang sinasabi natin, kagaya nung anak ng kapatid natin, 22 anyos, sabihan pa namang ang nanay na wala na siyang pakialam sa buhay niya, no? Iyon ang buhay na nasa dilim. Iyon ang buhay na walang buhay. Ang tawag doon ay patay, sapagkat ang turing sa isang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ay patay. Ang isang patay ay hindi nakaririnig. Ang isang patay ay hindi nakikinig ng payo ng magulang. Ang isang patay ay hindi nakikita. Diba? Ang tingin ng isang patay sa kanyang kaharap ay pangit. Subalit ang mga taong binago ng Diyos, ang tingin sa kanilang kaharap ay ano? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ayan, di ba? Ayan, di ba? Kaya, iyan ang nangyayari. Nung una dati, ang tingin natin doon sa mister natin, bang, pangit. Sasabihin ng naman ng mister niya, mas lalo kang pangit. Ang balakang mo, 44. Diba? Lahat na kapintasan nakikita, no? Pero sa taong binago ng Diyos, wala siyang kapintasan nakikita. Sapagkat lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda at mabuti. Amen? Nakakastay sigaw na sigaw dyan ng binago na, bago na, pero pag uwi natin, nako, makikita nyo. Ha? Yan ang nasusulat sa Ephesians chapter 4 verses 17 to 22. Ayan. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahiyan kaunti man. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Pubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. So, ang taong nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo at totoong nakinig, nanalig at nanampalataya, nagsisi at tinaligdan ang kanyang mga maling gawa, nagkakaroon ng bagong buhay na kaugnay sa Diyos. Narin yun? Buhay na kaugnay sa Diyos. Hindi kaugnay sa Diablo. At tatandaan niyo mga nakaraang gabi, narinig niyo, nastungayan ko sa Biblia,
na ang diablo ay mayroon din palang gawain. Ang sabi ng Panginoon sa Satanas, ano ang gawain mo ngayon, Satanas? So may gawain yan. Ang gawain ng Satanas ay masama. Ha? Nandadawit ng ibang tao sa kanyang ginagawang masama. Wala namang katotohanan ni hindi nila nakausap si Brother Mike ni sino man sa ating mga manggagawa. Idinadawit tayo sa kanila makudita, kudita, plak. Ayan. Walang katotohanan yun. Yan mga haka-haka ng isipang galing sa kadiliman. May hangaring hindi matuwi. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. At sana naman itong ating mga intelligence community ay gamitin ang kanilang intelihensya. Suriin ang katotohanan, basta-basta maniniwala sa mga balita para hindi nagkakaroon ng kaguluhan ang ating paligid. Amen? Sa unang palatandaan ng bagong buhay na kaugnay kay Kristo ay iniiwan ang lumang buhay. Amen? At hindi na nagiging matigas pag sinabi ng Diyos, amen agad. At pag sinaming amen, ginagawa agad. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangalawang palatandaan ng buhay na kaugnay kay Kristo bago na ang kanilang diwa at pag-iisip. Bago na. Hindi pa bago-bago. Iba yung bago na at pabago-bago. Amen? Pagkalag sinabi bago, bago. Iba yung pabago-bago. Diba? Kanina, malambot ang ulo. Ngayon, matigas na naman ulo. Diba? E bago na ba yun? E hindi, yun ang tinatawag na pabago-bago. At sabi sa Biblia, sa Aklat ni Santiago, huwag aasang tatanggap ang isang tao ng anuman sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang kanyang isip. Hindi alam kung ano talaga ang ibig. Amen? O kanina kami nagsasanay at sa ating makasama nito as in disciple preacher. Tinanong ko sila. Yung aming tinunghayan ay yung aral tungkol sa mga gamit sa isang bahay. Sabi sa isang bahay sa aklat ng saan ba yun? Ha? 2 Timothy chapter 2. O, sabi sa 2 Timothy chapter 2, sa isang bahay, iba't iba ang uri ng kasangkapan. May kasangkapang yari sa ginto at pilak, may kasangkapang yari sa kahoy at luwad, luwad putik. Ibig sabihin, yung kasangkapang yari sa ginto at pilak ay bihirang gamitin. Iyon ay ginagamit lamang sa espesyal. Pang espesyal yon. Para sa mga espesyal na panauhin, espesyal na mga na okasyon. Ayan. Pag espesyal yan, pag hindi espesyal okasyon, nakatago yun sa komot. Ha? Tulad din ginagawa ng may bahay ko noon. Nakatago sa komot yung kanyang mga muebles at ni hindi maupuan ng aking mga anak. Isang araw na ko narinig ko nagsisigaw. Yun, tinulugan ng pusa at tinaihan ng pusa. Hallelujah. Akala ko kung sino na, akala ko sa mga anak ko na pinagagalit ang pusa, mabuti lang ako pusa. Ayan. Sa kaiingat niya, inigaan at tinulungan at tinaihan ang pusa. Kaya ngayon, wala siyang iniingatan ngayon. Natuto na rin. Basta tumatawa. Kayo nga dito? Oh, dito ngayon, yan ang aming usapan kanina. Eh, hinuhuli ko sila eh. Ina-examine kasi pakakawalan ko noon sa Lonis eh. Kako, may natutuhan na ba kayo mga kapatid mula ng isang Merkulis? Sigaw sila. Anong sigaw nyo? Yeah. Ulitin nyo. Yeah. Ayan yung sigaw nila kanina doon. Eh, totoo naman yun. Ito nga sabi ko sa kanya, okay, narinig nyo ba yun? Naunawaan nyo ba kako yung aking binasa? Sino kako nakaunawa? Taas ang kamay. Wala nagtas ng kamay, ilan lang. Dadalawa yung nagtas ng kamay, malakas yung loob ng dalawa. Hallelujah. Anyway, sabi ko sa kanila, kung papipiliin ko kayo, alin ang gusto niyo? Yung gamit na kahoy, araw-araw ginagamit yun. Diba?
o yung pilak o ginto, minsan lang gamitin yun. So, sa kayong papipiliin, ano ang dapat maging sila? Kahoy o ginto? Nasaan nyo? Bakit naman kahoy? Araw-araw makakapiling nyo, ano? Ayan, yung mga ordinaryong bagay ang ginagamit ng Diyos. Totoo yan, sabi sa Biblia. Mga ordinaryong bagay na sa ginamamayaman, walang halaga, no? Pero mahalaga yan sa Panginoon. Mahalaga yan sa Panginoon. Oh, sabi ko, di kung ganon, mulang Lunes hanggang Biyernes, may mission kayo. Kasi dati, hindi sila buong linggo eh. Araw-araw, may mission na sila. Ngayon, ay paanoan niya kung madistino kami sa Pampanga. Tapos kinabukasan, doon sa Cavite. Di parang lagari kami. Ako hindi. Kayo naman kako mga nagdidistino, kailangan kako alamin nyo na yan. Ha? Lima. Limang araw. So, limang araw sila sa Pampanga. Diba? Halimbawa sila ay sa bayan ng Maasin. May Maasin ba sa Pampanga? Mayroon eh. Ah, Minalin. Oh, Minalin. Oh. Halimbawa sa Pinalin. Tapos sa kinabukasan naman ay San Fernando. Susunod naman, Guagua. Pangatlo naman sa Mabalacat. Sunod naman, Angeles. No? Oh. Halimbawa lang yan. Kako, uuwi pa ba kayo dito? Yung gawain, minsan tatako sa last ng gabi. Malayo, di ba? Oh, so, sabi sa Biblia, kung saan bahay kayo patuloyin, doon kayo manuluyan. Dalhin nyo ang kapayapaan ng Panginoon doon, at bagsang bahay na tatanggap sa inyo ay bibigyan ng kapayapaan ng Panginoon. Amen? Doon na kayo makitulog, ha? At pagkatapos, punta naman kayo sa sambahing kinabukasan. Sabi ko, makikituloy lang kayo doon sa bahay. Ha? Huwag niyong pakikialaman yung may bahay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen? Kaya, ina-announce ko na ito para sapagkat para hindi kayo magtaka kayo mga pupuntahan dyan. Ano? Eh kayo paano niya, Bradley, kung walang tumanggap sa amin? Kako nangangahulugan yan, pangit kayo. Amen ba? Ganyan yan. Kasi ngayon, pagdating ng Biyernes, Sabado uwi sila dito. Sapato naman kami sa PICC. Ayan. Paano niya kung hindi ka bigyan ng pamasahe? Kung pinuntahan namin, o, di ka ako maglakad kayo. Amen? Yung tandaan nyo naman, sabi sa Biblia, yung magbigay nga lang ng isang basong tubig sa lingkod ng Panginoon, pagpapalain ng Diyos. Amen? Yung pa kaya magpapatuloy, magpapatulog, magpapakain, at magpapabaon? So, mayroong patakaran yan. Tayong pairan, i-explicate nila doon. So, linggo-linggo yan, magre-report sila sa akin. Tututukan ko na mga yan. Para hindi na magkamali, para hindi na sila matukso ng kaaway. Amen? Ayan, mga piling-pili na yan. Hindi ba nagkasundo tayo na tayo ay maglilinis yung isang taon? Diba? Ayan, mga malinis na yan. Ah, may bagong sigla yan. May bagong lakas yan. Na galing sa Espiritu ng Panginoon. Amen? So, dito na ngayon. So, pinili na nila ang kahoy. So, ganun din sila. Kayo rin kahoy, di ba? Ang sabi ko na sa kanila, may kasamang yabang ito. Sabi ko sa kanila, alam nyo kako, yung kahoy, araw-araw. Yun naman kako ang ginto, Martes, Huwebes, at Sabado lang. Yung ginto, Martes, Huwebes, at Sabado lang. Sa Morsulo lang, sa Pasipaisisi. Kaya walang problema sa tutunugan. Amen? Ginto yon. Saan kayo makikinig? Sa kahoy o sa ginto? Saan? Sino nagsasabing, mas pakikinggan niya yung kahoy sa kamay. Bakit? Ang datas, sino makikinig sa ginto?
ang sama niyo naman. ito maganda. Dito, nang sabihin ko sa kanila yon, tinanong siya ulit, o ngayon kakunalaman nyo na ang gamit ng dalawang sangkap, alin ang gugustuhin nyo? Sabi ba naman nila, ginto! Parehas kayo eh. Kanina kahoy, biglang naging ginto kayo. Ayan. Iyan yung sinasabi sa Biblia. Huwag kayong umasang pagpapalain, pabago-bago ang isip nyo. Amen? Well, anyway, iyan po ang ating kalagayan. Kahit kami nagbalik sa pinanggalingan, kasi ang gawain ito, dito nagsimula sa lugar na ito. Wika ko sa inyo, nagsimula kami sa 12 tao lang sa loob ng aking tanggapan. Doon kami natutong prayer meeting, kami ang choir, kami ang musician, kami ang tagapakinig, kami naman ang tagahatid. All around kami noon. Kami ang nag-aayos ng silya, kami yung, ang silya noon, kahoy pang ano, mahaba, bangko, oo. Ako ang tagalagari noon, kasi karpentero ako eh. Ayan, masasaya kami noon, maglilikod, mga putikan pa dyan sa ano. Nung hindi na magkasya dito, lumipat doon sa may airport, sa harapan ng airport, no? Yung aking lupa doon na hindi ko pa nabibinta, maluwag yun, 3 hektaryo. Akala ko maluwag na yun, hindi naman pupuno. Naku, pakaramba naman 2 buwan, siksikan, puno na naman. At pagkatapos lumipat na sa Folk Arts muna, Folk Arts Center. Umaga, hapon, at gabi. Puno yun doon, no? Sabi ko sa Panginoon, ano kaya ito? Bakit kayo dumadami ang tao ito? Kailan kayo ito matatapos? Ayan, hanggang sa dumating na yung unang persecution, pinaratangan na akong nagnanakaw. Mga kasamang panatin, nagparatang sa akin ako yung nagnanakaw ng pera ng may pera ng mga tao. Eh, ako naman, baliwala, sapagkat hindi mo ako nagnanakaw eh. Diba? Basta malinis ang konsensya mo, maski anong sabihin ng paligid, hindi ka maapektuhan. Amen? Biro mo? Lumabas sa dyaryo noon, front page, mukha ko at saka yung mukha ng isang kasama natin na nag-akusa sa akin, ako yung nagnanakaw, ay dito ko nakatira. Pagbaba ka nung umaga, isang kapatid nating mama, daladala yung dyaryo. Sinalubong ko, sabi niya, Brother Mike, tinan mo ito. Kakao niya, hindi ko pa alam eh. Sabi, nandito ang mukha mo sa dyaryo. Sabi ko, tinan ka. Ako, uy, guwapo ko ah. Oo naman, gwapo yung retrato doon eh. Hindi ko makapaniwala na ako yun eh. Pero ako nga yun eh. At pagkatapos niya, sabi niya, Brother, may kayong gusto ko sa'yo. Tapos dumukot sa bulsa, may nilabas na sobrang puti. Kako ano yan? Ayan na niyan, laman niya, Brother Mike, 10,000. Huwag ka niya maniwala dito. Basta pagpatuloy mo sapagkat kami nasa likod mo. Ayan. Hallelujah. Ako naman, natuwa. Hindi ko pinansin yun. Okay? Tapos nasa pokars tayo noon. Tamang-tama, nung araw noon, lumabas yung diaryo. Sabi ko, siguro ako, wala nang darating na tao, galit sila sa akin. Ano? Ako, hindi bali. Kung walang dumating, hindi tapos na ang mission ko. Diba? So sabi ko sa Panginoon, sige, Panginoon, bahala na kayo. Kung kanino nga ito. Kung sa inyo ito kako, may darating na tao. Pagdating ko ba naman ng umaga doon, siksik ka na sa loob, mahaba pa ang pila sa labas ng Pukar City. Ako, praise the Lord, may tao. Hallelujah. So, tatlong session yun, no? Ano? Nung araw na yon, sa maniwala kasi hindi, sa Pukar City, pagsimula ng pagpupuri, lahat na ilaw doon na makapalang salamin, nagputukan. Mga demonyo kasi nagliparan eh. May isang ali doon sa wheelchair, dinala doon para ipa-pre-over dahil na-atake sa puso at paralisado na. Yung pa naman ang nahulugan ng basag na salamin, ha? Nahiwa at dumugo yung kanyang mukha. Ang sabi ng mga anak, dinala namin dito ang nanay para mabuhay, papatayin pala dito. Grabing pagsubok noon. So pinatakbo ko dyan sa San Juan de Dios Hospital. Yung lahat na masaga nandun, ano? Pinatakbo doon. Ba?
nung tinatahi na yung kanyang sugat sa noo, biglang nagsalita yung nanay. Sabi sa mga anak, balik tayo sa pop arts. Sabi ng mga anak, inay, nagsasalita kayo. Oo, balik tayo sa pop arts. Pagkatapos tumayo sa wheelchair, bumalik, naglalakad punta sa pop arts. Diba? Sabi ko, ibang-iba ito si Kristo, ha? Kapag pinipersecute, lalong tumitibay, ano? Bakit? Sinabi ng Panginoon yun, kung ano ang ginawa sa akin noon ng mga Hudyo, kayong kaysa ko, gagawin din sa inyo. Amen? Ayan. So, ayan ang pasimula ng gawain nito. That was 18 years ago. Never did we realize that from a group of 15, dumami ng dumami, kumalat sa buong mundo, kumalat din ang chismis laban sa akin. Dumami rin ang problema ko. Diba? Kayo, may problema? Sino may problema sa inyo sa kamay? Ito, tandaan nyo, ha? Hindi pinangako sa Biblia na ang nakikipag-isa kay Kristo ay mawawala ng problema. Bagkus dadami. Sabi sa sulat isang Pedro, those who live a holy life will go through all kinds of persecutions and suffering. Ngayon, makikipag-isa pa kay Kristo? Sinong hindi oorong? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Walang palatandaan ng taong totoo na kipag-isa kay Kristo ay hindi na matigas ang ulo. Pag sinabi ng kanyang superior, huwag ka nang maingay, hindi nag-iingayan. Alam mo kayo po, tumahimik na walang narinig sa radyo at television sapat kinausap po ako ng mga obispo. Ang sabi sa akin ng presidente ng CBCB, usap kami, mabuti na brother Mike para hindi gamitin ang hilsadain ng mga politiko for their personal ends, huwag ka na masyadong maingay sa dyaryo. Kaya bulat noon din ako nakikipagsalita sa dyaryo. Matsuno rin tayo eh. Ang sistema, kahit tayo tumahimik, pilit tayong pinagsasalita. Mananatili lang ba tayong tahimik? Sigaw kayo. May panahon ng pananahimik. May panahon ng pagsasalita. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So pangalawa, bago na ang kanilang diwa at pag-iisip. Ephesians 4:23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katwiran at kabananan. Sabi niyo, kalarawan ng Diyos. Saan tayo kalarawan ng Diyos? Saan? Ha? Sa kanyang kabanalan at katwiran. Larawan tayo ng Diyos sa kabanalan at katwiran. Kaya hindi dapat makita sa atin ang kalikuan sapagkat hindi larawan ng Diyos yun. Hindi dapat makita sa at marinig sa ating bibig ang kalasuan sapagkat hindi larawan ng Diyos yun. Larawan tayo ng katwiran, pagkamatwid at pagiging banal. Amen? Ang ating Diyos ay banal. Banal, banal. Kaya tayo dapat din ay magpakabanal. Banal, banal, banal.
natin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabi sa katilo mo, sister, buhat ngayon, tandaan mo, ikaw ay isang banal. Totoo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. So, surahin natin ang palatandaan ng mga taong kaugnay kay Kristo Jesus. So, bago na ang kanilang pagkatao, nanilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ephesians chapter 4, verse 24. Next, hindi na sila sinungaling. Yan. Ephesians 4:25 says, dahil dito itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kasi doon sa lumang buhay, wag lang pagalitan, nagsisinungaling. You know? Sabi niya, white lie lang. White lie. Walang white lie. Wala pong nakita ang puting... Ano yun? Anong tawag yung ano? Lie. Koto. Lahat na kasinungalingan, sinungaling. Ha? Hindi yang gawain ng isang taong banal. Amen ba? So, dahil dito itakwil na ng bawat isang kasinungaling at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo bahagi ng isang katawan. Kung nagkamali tayo, di magtapat. Di ba? Ipagtapat daw natin sa isa't isang ating kasalanan at ipanalangin isa't isang upang tayo ay pagalingin ng Panginoon. Amen? Panglima, ang taong kaugnay ni Kristo, kung magalit man ay banayad. Hindi ko sinasabing hindi na nagagalit. Ako nagagalit din. Gusto niyo galitin niyo ako? Ha? Gusto niyo galit ako? Magalit man. Nagagalit ako minsan pero hindi nagtatagal. At most 5 minutes. Kasi masakit sa ulo yung galit eh. Diba? Atakihin pa sa puso niya. Manta presyon. Ha? Sabi dito, kung magalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Agad yung pawiin sa kalooban ang galit. Sapagkat ang galit, kapag pinaabot yun ang gabi, susulsulang kayo ng kaaway. See? Gagatungan kayo ng gagatungan hanggang sa kayo ay magalit ng magalit. Kaya bago dumilim, kailangan yung galit pinapawi. At gumagawa ng paraan na makasundo at makausap ang kanyang nakagalit. Malinaw ba? Iyan ang gawain ng isang banal. Hindi nagtatanim ng galit sa kapwa. Kaya, pag tayo ay walang tanim na galit sa kapwa, tingnan nyo ang mukha ng katabi nyo, makikita nyo. Yan. Kahit yan ay 80 na mukhang 18 lang yan. Amen? Kasi maluwag sa loob eh, di ba? Pag maluwag ang loob mo, nakakangiti ka. Pero kung may tanim kang galit, ano? Makakangiti ka? Nako, nagsasalubong ang mata mo. Mamaya niyan, di na sumauli yan. Amen? Hallelujah. Ayan. So, ang taong kaugnay kay Kristo ay hindi nagtatanim ng galit. At hindi masyado nagagalit. Okay pa masyado nagagalit kasi dalawang uri ng galit. Yung galit talagang itatawag na righteous anger. Dapat lang talaga magalit. Eh. May masamang ginawa. Hindi magalit. Diba? So, bakit hindi natin hiyaan na yung ating galit ay makapukol tayo. Yung ating galit ay makasampal tayo. Yung ating galit ay makabuntal tayo. Yung ating galit ay magmura tayo. Ang taong kaysa ni Kristo, kahit ginagalit, hindi mo maririnig ang magmura. Amen? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nagugulat naman ako sa iyo, no? Kung umiming ka. Hallelujah. Kahit gulati, nakatawa pa rin yan. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Ayan, di ba? Kasi, may taong pag nagalit, lumilipad ang palanggana. Amen?
Ah, ngayon hindi na, kahit ginagalit niyan. Kahit ginagalit niyan, makikita mo yan. Sa halip na magalit yan, aawit yan ng papuri sa Panginoon. Amen? Purihin natin Panginoon. Purihin ang Diyos. Gusto niyo ituloy natin ito? Palatandaan ang mga taong binago ni Kristo at totoong may bagong buhay na kaugnay kay Kristo. Itong pang-anim, nako, ha? Makinig kayo dito. Pang-anim, ang taong kaugnay ni Kristo ay hindi na nangungupit sa wallet ng mister. Hindi na nangungupit sa bulsa ng may bulsa. At hindi na tatamad-tamad. Amen. Bakos siya ay nagtatrabaho na. Narinig niyo yun? Hallelujah. Sabihin niyo, Brother Mike, saan nakasulat yan? Oh, Ephesians chapter 4 verse 28. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho na siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Narinig niyo yun? So, kung dati, kung ganoon tayo, tatamad-tamad, nasasana ito, hingi dito, hingi doon. Ang lakas-lakas naman. Diyan, madalas, ay pupunta sa akin, nalalakas, hingi dito, hingi doon. No? Pag hindi mo binig yan, galit sa iyo. Yung binago ni Kristo, siya ang tumutulong. Siya ang nagbibigay. Siya ang nagtatrabaho. Amen? Ayan, ang buhay na kaugnay ni Kristo. Basic. Masipag. Diba? Kung sa akin si isang sister, sabi niya, Brother Mike, pre-obey mo naman, mister. Ito, kako bakit? Ang sipag-sipag niya. Uy, yung kako masipag na tuloy. Hindi nga, sabi niya eh. Masipag siya gumawa ng bata. Kakailang anak niya na? 12 na. May trabaho siya? Wala nga yung trabaho. Okay talaga yan. Ano? Mga okay talaga tayo. Ano? Ayan, pag nakasabi ko, dali mo siya sa Panginoon sa Kristo, pag lapit sa Panginoon yan, magbabago yan. Amen. Sisipagin na magtrabaho yan. Makakalimutan na niya yung tungkol sa paggagawa ng... Ay, uwi yung pagod na eh. Purihin natin Panginoon. Purihin ang Diyos. Pampitong palatandaan ng isang taong kaugnay ni Kristo at binago ng Kristo, marunong nang magpigil ng dila. Marunong nang magpigil ng dila. May dila ba kayo? Tinan ko nga. Natatandaan niyo, batatandaan niyo, tintubiro talaga. Ang karamihang away na pinagsisimulan sa maliit na dila nagsisimula. Ha? Maliit na dila nagsisimula yan. Pakinggan niyo ito. Ephesians chapter 4 verse 29. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangusap ninyo'y yaong makabobuti at angkop sa pagkataon upang pakinabangan ang nakaririnig. Karinig niyo? Yan. Lalo sa ating Tagalog language, Filipino language, the choice of words is very important. Huwag tayo basta-basta magbibitaw ng salita sapagkat ang ating salita minsan, iba't iba ang kahulugan. Depende sa gamit. Depende sa tulding. Depende sa diin. Amen? Oh. Kaya, nung una, basta sabihin natin, tamaan na yung tamaan. Basta makapagsalita, di ba? Ang ngayon, hindi na. Yung taong kaugnay ni Kristo, una, iniisip niya ang sasabihin ng Panginoon. Tatandaan nyo, wala man nakakarinig ng tao, naririnig kayo ng Diyos. Sabi siya, di pa natin binubuka ang ating alam na ng Diyos ang ating sasabihin. Amen? Kaya ang isang kaloob ng Espiritu ng Panginoon sa atin ay ang kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili. Paano natin pipigilin ang sarili? Sa bibig. Sa bibig. Tatandaan nyo,
bago kayo gagawa ng isang bagay, sasabihin nyo muna. Aniwala kayo? Pag sinabi, patayin kita. Susundan niyang papatayin niyan. Diba? Pag sinabing, tulak kita. Ano sa gagawin niyo susunod niyan? Eto, tulak yan eh. Kasi susundin yung sinabi mo eh. May kapangyarihan yun eh. Kaya iingatan nyo yung bibig nyo. Sapagkat binilalagayan dyan ni Satanas yung mga salitang makakasira sa atin. So ang taong kaugnay ni Kristo ay ang pananalita ay iniingatan. Ni hindi mo na mabibigkas kahit pabiro yung mga salitang dating kinasanayan mo. Ano? Kahit galit ka, di mabibigkas yun. Sapagkat mayroon espiritong nagbibigil sa iyo. At saka hindi lang yun eh. Paano mabibigkas yung isang salitang wala sa puso mo? Sabihin nyo nga. Sapat na susulat kung ano ang laman ng inyong dibdib siyang bukang bibig. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Makikita nyo, malaking pagbabago sa inyong kapaligiran sa loob ng iyong tahanan, sa inyong mga samahan, kapag natutuhan nating pigilin natin ang ating dila sa paghati ng mga malalaswang salita. Ha? Huwag kayong gumamit ng masamang panalita. Sikapin lagi na ang pangusap na yayaong makabubuti at angkop sa pagkataon upang pakinabangan ng nakaririnig. Kay inam na marinig sa bibig ng tao ang mga salitang nagbibigay buhay. Mga salitang nagbibigay ng pag-asa. Hindi salitang sa halip pabigyan pag-asa na walang pag-asa. Hindi salitang sa halip na ngumiti. Sisimangot yung nakarinig. Ano? So, subukan yan, pag-aralan yan. Ang dami natin mga salitang binibitawan na kung i-re-record nyo lang, tuturuan ko kayo, gusto nyo sa inyong sambahayan, maglagay kayo ng tape recorder, buksan nyo, lagay nyo doon sa ilalim ng inyong hapagkainan. Ha? Kung buong pamilya, huwag nyo sasabihin sa mga kasamahan nyo. Lagay nyo lang doon, hayaan yung bukas. Nakikita yun sa usap-usapan. Ha? Pagkaraan ng isang araw, kunin nyo yung tape recorder na yon. Pagkatapos, i-playback nyo. Maririnig nyo kung anong uri ng mga tao ang inyong makausap. Makikita nyo. Masasalamin nyo. Kahit ikaw. Kasi pag bigla kang ginulat o bigla kang ginalit, isang salita lang, masaya kayo. Biglang may nagsalita ng hindi mo nagustuhan. Ayun, nag-clear up na. Nagsimula na ang apoy. Sabi sa aklat ni Santiago, ang dila ay parang apoy, ha, na nakasusunog. Tulad ng isang palito ng posporo, kapag tag-araw, nagsindi ka at itinapon mo sa puno ng kahoy sa bundok, ang buong bundok ay masusunog ng maliit na apoy na galing sa isang palito ng posporo. Ganyan din ang dila. Ang buong sambahayan ay masisira sa pamagitan ng isang maliit na salita na binitawan ng dila. Ganon din ang isang samahan. Ha? Ganon din ang pagkakaibigan. Nagsisimula yan sa isang salita na hindi natin pinag-aralan, basta lang natin binitawan. Di natin inisip na yung pala ay makasasakit ng loob ng nakaririnig. Iyan ay hindi gawain ng mga taong binago ni Kristo Jesus nating Panginoon. Bagkos ang bawat salitang namumuta sa ating bibig, kahit tayo natutulog o kahit galit, kahit tayo lasing, gusto nyo makilala ang isang tao, lasingin nyo. Yan. Lasingin nyo, kaya gulatin nyo. Lalabas sa bibig nila yung kinasanayan nilang salita. Amen? Oh, pero pag binago na tayo ni Kristo, kahit lasingin mo yan, kahit gulatin mo yan, hindi mo maririnig yan ang salita makasasakit sa kanyang kapwa. Lasing na, sasabihin yan, purihin ang Panginoon. Nakakita na ba kayo ng lasing nagpupuri sa Diyos? May nakita na kayo? Wala! Sapagkat yung paglalasing ay hindi nakabubuti sa tao yan. Amen? Kayong binago na ni Kristo, yung makikitang nakikipaglasingan pa yan. Sapagkat yan ay lasing sa Espiritu ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. So, hindi na siya nagtatanim ng puot.
hindi na nambubulyaw. Ayan, nandito pa yan. Alisin na ninyo ang galit. Verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdami ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Tatanungin ko kayo, kayo ba'y nakinig? Naunawa niyo ba yung narinig? Okay. Sabi niyo okay. Nasaan kamay niyo? Tandaan niyo ito. Ito hindi biro. Ayon sa nasusulat. Ang taong nakipag-isa kay Kristo, hindi na siya yung dating pagkatao na napapahamak dahil sa mga salita na kanyang binibitawan. Siya na ang taong tinatawag yung mga bagay na mabuti na hindi nakikita at tiyak namang dumarating. Amen? Tiyak namang dumarating. Ibig sabihin, may kapangyarihan tayong gawin yung ginawa ng Panginoong Hesus. May kapangyarihan tayong sabihin yung sinabi ng Panginoong Hesus. May kapangyarihan tayong tawagin niya ang tinawag ng Panginoong Hesus. Amen? Kapag iyon ang ating kinasanayan, magugulat kayo, hindi niyo tatawagin si Brother Mike para magpa-pre-over pa. Sapagkat kayo na ang tatawagin ng kapitbahay para i-pre-over nyo sila. Amen ba? Okay. Nasa kamay niyo. Isa pang palatandaan ng mga taong kaysa ni Kristo ay ang kanilang makamay. Pagayway yung kamay niyo. Laksan niyo. Okay, taas niyo mabuti. Pakinggan niyo sa sabihin ko. Dati ang ating makamanin, mabilis niyang manakit. Diba? Mabilis yan manampal. Mabilis yan mambuntal. At mabilis yan mandukot ng hindi kanya. Amen? Ay ngayon hindi na. Hindi na yung makabali ng kamuti. Amen? Pero may kapangyarihan yan. May kapangyarihan yan. Sabi ng Panginoon, sa pangalan ko ipapatong nyo ang inyong kamay sa may karamdaman at may karamdaman ay gagaling. Amen? Ang may karamdaman gagaling. Ngayong gabi kayo ba'y niniwalang mapatungan ang kamay nyo gagaling? Okay. Patong yung kamay nyo sa ulo ng katabi nyo. Ulo ng katabi. Sabihin natin, Panginoong Hesus, ikaw ang may sabi ng sino mang sa'yo manalig, manampalataya, mabautismuhan sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo ay maliligtas. Maliban doon, bibigyan mo sila ng tanda at kapangyarihan. Sa pangalan mo, ipapatong namin ang aming makamay sa may karamdaman at ang karamdaman sa ngalan ni Jesus lilisan, aalis sa katawan ng tao. Kaya ngayon, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sinasaway ko, pinagbabawalan ko, tinaalis ko ang lahat na espiritu ng karamdaman mulang ulo hanggang talampakan sa katawang ito na napapatungan ng aking kamay.
Sa ngalan ni Jesus, tinatawag ko ang lakas, sigla, kalusugan na siyang maghari sa katawang ito. Walang ulo hanggang talampakan. Ngayon din. Ngayon din. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Itaas ang ating mga kamay. Oh,
Taas natin ating mga prayer requests at ang ating mga daladalahan, your handbags, your wallets, your Bibles, passports, everything. Yung ibig makarating sa ibang bansa, pagawa na kayo ng passport. At dalhin nyo lucky at itataas natin sa Panginoon. May takdang panahon yan, makakarating ka doon. Amen? Kahit kayo po ay nireject na ng several times. Okay, taas natin ating mga prayer requests, madadalahan, sabihin natin, Panginoong Hesus, salamat po sa mabuting balita na aking narinig. Salamat po sa mga salita na nagbigay linaw ng aking isipan at nagbago ng aking diwa at puso. Loobin mo nawa, Panginoong Hesus, na buhat ngayon, ganap na ako'y magkaroon ng bagong buhay na kalarawan ng iyong kabanalan at katwiran. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, araw-araw, salita mo ang aking magiging gabay. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ng bagay na hindi mabuti ay aking mapagtatagumpayan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat salita na aking bibigkasin. Pagpalain niyo po ang lahat ng bagay na hipuin ng aking mga kamay. Buhat ngayon sa kaluluwalhati ng iyong banal at makapangyarihang pangalan. Amen. 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 Okay, babaan niyo muna inyong mga kamay, ang inyong mga hawak kamay. Tapos das natin muna ating kamay na malaya, bukas palad, at purihin natin ng malakas ang ating Diyos na dakila. Amen. Okay, find a partner. Find your partner. Yan. At tayo ay magpapadaloy ng kapangyarihan. Amen. Sige, find a partner. Ibilang tayo. Unang bilang ang isisigay nyo, bagong buhay. Aksan nyo. Okay, 1+1. Okay. Pangalang isisigaw natin, kaugnay ni Kristo. Okay, anong una? Pangalawa? Okay, 1+1. 3+3. Ano ang huli? Ano nangyayari sa isang buhay na kaugnay ni Kristo? Ah. Ano? Tagumpay araw-araw. Sigaw nyo. Anong unang salita? Pangalawa? Pangatlo? Aniwala kayo? Okay. 1+1. 3+3. 7+7. 7+7. Humayo kayong tagumpay araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you.